Para maibsan ang inaasang siksikan ng mga estudyante sa mga paaralan, balak palawakin ng Department of Education ang programa nitong Alternative Distance Learning. Balik na natin ni Sherry Ann Torres. Mahigit 20 milyong mag-aaral ang inaasahang bulto ngayong school year 2012-2013, sabi ng Department of Education. Kaya asahan na raw ang tindi ng pagsisiksika ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa darating na pasukan sa Hunyo. Ang nakikitang solusyon ng DepEd, palawakin ang Alternative Distance Learning Program na kalimitan mga artistang nais mag-aaral ang kumukuha. Dito, pwede mag-aaral sa bahay at minsan lang pumasok sa eskwelahan ng estudyante. Gusto nating palawigin ito so that even yung mga bata na below 16 na nahihirapan na pumasok 5 days a week ay pwede na ngayon na through yung mga modules ay pumasok na lang dun sa eskwelahan doon sa mga takdang araw, let's say for an exam or for a group activity. Sakop doon ng programa ang mga lugar na may mataas na bilang na estudyante, mga batang artista, may problema sa kalusugan, walang sapat na pera para regular na makapasok sa eskwela at mga nasa rehabilitation center. Through alternative delivery modes, merong either through yung computer-based o kaya yung uuwi niya yung module, pwede niyang gawin na lang sa bahay tapos pumasok na lang siya doon, let's say, mga a few days in a month. Target din ng programa ang mga tulad ng 13-anyos na si Raymond. Setyembre na nakaraang taon nang huminto siya sa pag-aaral nang mamatay ang kanyang ina. Pakiramdam na lang tumutulong sa pag-aaral mo. Tapos yung minsan po yung dalawa. Yung napapaisip minsan po kasi naalala ko si Mama. Kaya po parang lagi ko po siya naisip. Magandang balita rin ito para kay Genevieve na nais mapagtapos sa pag-aaral ang 16-anyos na anak. Napabarkada raw ang anak kaya hindi pa rin nakakapagtapos ng elementarya hanggang ngayon. Maiwasan niya yung, halimbawa ganyan, nandito siya na sa tindahan kasama namin. Pag dumating yung barkada niya, yayain siya. Hindi niya maiwasan, hindi sumama. Bali, maabutan na siya ng mga kapatid niya kung magtutuloy-tuloy yung mga kapatid niya ng pag-aaral. Kaya inaano ko po sa kanya, encourage namin siya na dapat siya ang panganay, lalaki siya. Kumbaga, wala na yung tatay nila. Tulungan niya ako at ayun, para gumanda yung buhay niya. Para naman mapadali ang pagsilip sa record ng mga estudyante, sa darating na pasukan, magkakaroon na ng student number ang bawat isa. Dito makikita ang permanent record niya, mapa-public o private school man. Iwas aberya na rin sakaling lumipat ng eskwelahan. Paalala naman ng DepEd sa mga guro, bawal tumanggi sa mga mag-e-enroll, may pambayad man sa contribution o wala. Sherry Ann Torres, GMA News.